Hello, good morning mga ka-DIY TV. Ganito po ang pag-test ng TV na walang power. Ang una po natin gagawin sa ganitong sira, basic po tayo step by step. Una po natin i-check yung kanyang wire. Tingnan po muna natin yung wire kung saka i-rerense po natin yung tester sa times 1. Tapos tingnan natin yung wire kung okay. Plug nyo po yung dalawang dulo sa rinse nyo po sa times 10. Mare-reading po nyo yan pagka in on off nyo. Mababa lang po yung resistance nya. Kasi pag masyado naman mataas, shorted na po yun. Yan, matitrace na po nyo kung buo yung wire o hindi. Tapos next natin gagawin para magiging sure tayo kung buo talaga siya. Yung isang wire, isang paa, kukonekta natin yung isang wire sa times 1 or sa times 10 na current yung tester. Titest rin natin yung isang dulo ng wire. Yan. Dapat siya nakapumapalo at umiilaw. Ibig sabihin po yung isang linya. Tapos lipat natin sa kabilang paa ng cord ng saksakan. Tapos doon sa dulo naman ng cord niya, check din natin. So ibig sabihin buo yung wire niya kasi pumapalo. Umiilaw naman. So, ang susunod nating i-check yung kanyang switch at saka fuse. I-rinse po natin ulit sa times 1. Check natin yung switch niya. On-off natin kung ito ay nagpa-function yung kanyang switch. Kasi minsan sa switch, pag inon natin, yung pala yung sa loob ng switch niya, nagkakaroon ng spark, hindi na siya gumagana. Akala natin, sira lang yung power supply niya ang ibang piyesa, pero sa switch pala may problema, nag-stack up na. Nag-spark siya, mayroong kain, kaya pag inon natin, minsan gumagana, minsan hindi. Ngayon, susubukan din natin isaksak kung may kuryente. Dapat magre-rinse tayo sa AC voltage na 250 volts sa tester. Susukatan natin siya ng voltahe na nakasaksak. Dapat mababasa sa tester 220 volts. Ganun po. Ayan. Pumapalo po siya ng 220 tapos diretso sa switch. And off ko. On. Ayan, pumapalo siya. Ibig sabihin, buo yung switch natin. Ngayon, lipat po tayo sa DC, sa capacitor po. Rinse naman natin yung tester sa DC, 250 volt DC. Susukatan po natin yung capacitor kung mayroon siyang supply. Dapat maririnse natin mga nasa 200 volts. Yung capacitor naman nakasulat doon, 400 volts, yun nakasulat sa capacitor. Tapos pag na-check natin yung capacitor na may supply, diretso po tayo sa secondary. Yung si secondary po, yun yung papunta na naman sa flyback na niya. Mababasa po natin sa tester, naka-DC pa rin ulit tayo, is 110 volts or 120. Yan po ang pumapasok papunta sa flyback. Ang tawag naman po sa flyback na yon, B plus po. Yan yung nagsusupply na niyan papunta sa flyback. May dinadaanan pa pa yan bago siya pumasok sa flyback. Usually, yung ginagamit doon ay fuse resistor, tsaka diode. Tapos may kapasitor siya. Chine-check po rin natin yung kapasitor. Minsan, dyan lang humihinto yung kuryente kasi minsan nagsushort din yung kapasitor. Pumuputok yung fuse resistor kaya hindi magtuloy-tuloy yung kuryente. Pag shorted naman yung horizontal output natin, minsan, check din natin kasi pagka yan shorted, hindi pumapasok yung secondary. Bumabalik po yung supply sa primary, hindi makatuloy kasi shorted yung
horizontal output natin. Kaya pag tayo mag-test, kailangan step by step po para hindi tayo malito. Huwag po tayo diretso agad sa kung saan-saan para iwas na rin po sa rinti kung saan tayo magto-trouble. Ngayon po, na-check ko ng lahat. Okay na siya. Ang problema naman, yung ganyan, picture. So, ang magiging problema naman yan is vertical IC. Ang naging sira naman yan ay yung mga kapasitor na kapalibot sa vertical IC. Katulad po ng 50 by 100, dalawang piraso yun or tatlo. 5047, microfarad. Tapos yung 16 by 1000 microfarad at saka yung 25 volts by 1000 microfarad, 35 volts na 470, 16 by 470 microfarad. Yun yung po mga katabi doon na malapit sa vertical IC. Automatically po dapat palitan natin lahat 'yan pag ganyan na kaluma yung TV. Kasi lahat 'yan, yan po kasing kapasitor na 'yan. Pag hindi natin pinapalitan, talagang hindi natin makikita na may problema niyan. Kasi sa loob po yan ng kapasitor, meron po yan langis. Sa sobrang tagal po niyan, natutuyo po din yan yung langis. Kaya minsan nagkakaroon ng problema, makikita natin sa screen. Kaya talagang hindi po talaga advisable na ang TV pag matagal na, yan na po nakikita nyo, putok po yung kapasitor. Hindi po pwede talaga pag matagal na papaayos nyo pa rin yung TV pag ganyan nakatagal. Kasi itong TV ito nasa 30 years old na po. Hindi na po kagandahan yung kanyang katayuan. Pero tinignan ko naman, medyo okay naman yung pyesa niya na yung mga resistor hindi pa masyado kalawangin. Pero papunta na rin po sa talaga sa doon. Sabi ko, baka pwede pa siyang maagapan. Kasi gusto ng may-ari, may-ari talaga siya. Yung ibang kapasitor, talagang pinalitan ko na yung marami yung malapit sa flyback na 250 volts by 10 microfarad, nagpalit na rin ako 400 volts by 4.7, malapit naman po 'yun sa flyback. Kasi dapat na rin natin palitan 'yan. Yung mga piyesa na 'yun binanggit ko, 'yun yung mga gamit po. 'Yun talaga ang kadalasan nasisira sa TV. Sa lahat po ng mga trouble, yan po talaga ang madalas na nasisira. Balik-balik lang po yan. Kumbaga, pag may dumating na TV, ganyan ang laging nasisira din niya. Horizontal output, power supply, kapasitor. Bali, ang napalitan ko yung mga kapasitor, medyo marami-rami na. Umabot siguro ng mga 5 or 10 kapasitors. Mora lang din naman yun, depende sa laki at sa boltahe ng kapasitor. Yan po, pinapalitan ko ng bagong kapasitor. Kasi hindi po tayo pwede magpalit ng luma kasi lalo sa sakit ang ulo natin. Kung kakahoy lang natin, luma na nga po siya, baka may yung maisasalpak din natin, luma, ay lalong naloko na, hindi natin malalaman yung anong sira kasi mamaya, napakabit natin, defective din. Kaya pag nagkabit tayo ng kapasitor, dapat brand new. Kung sa mga horizontal output naman, okay lang po yan, kahit luma. Kasi ano naman yun eh. Transistorized naman yun. Ito kasi kapasitor, langis po talaga nagpapander sa kanya. Kasi yun ang nag-hold ng kuryente. Kaya dapat ang ilalagay natin, mga bago. Kaya sabi ko, oh, sige, okay lang naman kung kasi talaga hindi ko mapapalinaw niyan dahil antena lang yung gamit ko, analog. Kaya ayong sa kanya kasi sa bahay nila, naka-signal siya. Digital naman po yun. Kaya sabi ko, okay na rin yun kasi digital siya eh. Ako analog antena lang gamit ko. Wala pang booster, kaya ganyan kalabo. Hinahanap ko nga kung may video. Wala naman pala siya video kahit hindi ko manistin sa video kasi old model pala siya. Yun lang. Kaya sa mga may tibing ganyan na ganyang kanaluma, suggest ko lang sa inyo na kung sakali, huwag nyo na talaga ipagawa nyan. Kaya dahil bukod doon, hindi natin talaga masisigurado yung quality na niya. Kung tatagal pa siya o hindi na. Kahit ako technician, hindi ko marerekomanda sa inyo na yan ay tatagal. Oo, magagawa namin dahil technician kami.
Bukod doon sa magagawa namin, ay ihanda ninyo na rin yung mga piyesang mapapagpalitan at gagastusin nyo. Dahil ang gugugulin talaga ng technician dyan, yung oras niya at yung piyesa. Kaya hindi po talaga advisable na pagka ganyang katagal na yung TV nyo, ganyang kaluma, na ini-speak nyo na ang babayaran nyo, ganun lang. Asahan nyo po talagang lalaki rin yung bayarin nyo pagka ganyang kaluma na. Kasi hindi po natin maiwasan, halos lahat ng piyesa papalitan na rin. Kaya hindi ko may sasadya sa inyo na ipapagawa nyo pag ganyan ng kaluma. Ito napilitan lang ako gawin dahil sabi nga niya, unwilling naman siya na ganito, basta mayari. Kaya no choice po tayo, technician